Tinalakay na balita sa DZRH kaninang alas 7:45 ng umaga. May bilin o paalala ang isang eksperto sa public policy sa mga nagtutulak na maging federal form of government ang pamahalaan. Kung ano ang paalalang ito at kung sino ang ekspertong ito, alamin natin yan sa report ni Reggie Espiritu. May importanteng mga bilin sa nagsusulong ng federal form of government ang isang eksperto sa mga sistema ng pamamahala sa iba't ibang bansa. Galing ang pointers kay Dr. Eduardo Araral, Vice Dean ng Lee Kuan Yew School of Public Policy ng National University of Singapore. Ito'y sa gitna ng pagsisikap naman ng CONCOM o Constitutional Commission na bumuo ng federal system na pwedeng gamitin ng Pilipinas. Sa sistemang federal government, ililipat sa mga rehiyon o states ang maraming kapangyarihan sa pananalapi at kita at sa pamahala na dati naka-reserve lang sa national government. Sa programang Damdaming Bayan ni Cesar Chavez sa DZRH, sinabi ni Dr. Araral na crucial sa federal form ang fiscal discipline, two-party system, decentralization at malakas na civil service. Sa ilalim nito, disiplinar dapat ang mga rehiyon sa paggasta at pangungutang. Bawal na rin ang mga balimbing na politiko at yung mga politikong palipat-lipat ng partido kung saan may oportunidad. I-decentralize ang mga ahensyang nagbabantay sa korupsyon gaya ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit at palakasin at gawing mahusay ang civil service. Magfe-federal lang tayo at mamimigay tayo ng kapangyarihan at budget sa mga region at hindi naman ayusin natin yung sistemang politika at hindi naman tayo maglalagay ng mga anti-dynasty provision, eh mauuwi talaga yan doon sa mga pangamba ni Chief Justice David at saka ng mga munsod na ito ay mauuwi sa mga political dynasties. No? Mm-hmm. Kaya kailangan lesson dyan ay kailangan ay itaga sa konstitusyon yung anti-political dynasty provision. Kailangan dyan ng political party reform. Kailangan dyan para kasi ng mga COA at saka sandigang bayan sa mga region para bantayan yung mga kurakot doon sa mga region. Sabi pa ni Dr. Araral, pwedeng gamiting inspirasyon o modelo matagumpay na paggamit ng ibang bansa ng federal form pero hindi dapat mangopya o manggaya. Idiniin ang Vice Dean sa National University of Singapore na dapat magkaroon ng Pilipinas ng sariling sistema ng pamamahala na nakabase sa mga kalakasan nito, angking karakter at galing at resulta ng natatanging karanasan ng mga Pilipino. Kailangan bawat bansa ay meron silang sariling sistema, hindi tayo pwedeng kumopya ng kung ano ang pwede tayong pumili ng mga magagandang mga lesson sa iba't ibang mga bansa. Walang anumang specific na bansa na pwede nating kopyahin 100%. Maliwanag yan. Hindi pwede yan. Uh-huh. Hindi pwede. Kinakailangan yung bansa natin mag-create tayo ng sarili nating sistema at struktura ng gobyerno nang naaayon sa ating Correct. Kultura at pangangailangan. Batay sa ating karanasan, batay sa ating mga kalakasan, kahinaan, at saka kung ano yung mga pulso ng mga Pilipino, kailangan piliin natin kung ano yung maganda sa Alright. Atin. Advocacy ni Pangulong Duterte ang federal form of government sa katwirang sagot ito sa matatagal ng problema ng bayan lalo na sa Mindanao at magbibigay din sa mailap na kapayapaan at kaayusan. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.